39 degrees Celsius na heat index na itala ng PAGASA sa Batangas City. Samantala, pag-ulan sa ilang lugar sa Batangas, asahan pa rin bunsod ng habagat ayon sa PAGASA. Narito ang report ni Denise Abante. Mainit na panahon ang naranasan sa Barangay Poblacion Padre Garcia, Batangas ngayong araw. Kaya naman ang 53 anyos na si Liza na na-stroke noong nakaraang Hunyo, limitado na ang galaw para maiwasan na maulit ang pangyayari. Nakatigil, nainom ng tubig lagi, pinagbawalan na po ako ng doktor, nadala na ako, baka ako'y pagka naglaba pa, ay baka mamatay na. Ayon sa PAGASA, ang pinakamainit na heat index sa Batangas na 39 degrees Celsius ay naitala ng ehensya sa Barangay Ambulong, Tanawan City. Pero sa kabila ng mainit na panahon, aasahan pa rin daw ang pag-ulan, lalo at may binabantayan ng ehensya na low pressure area. 570 kilometers east of Aparicagayan. Hindi po natin inaanis ang tsansa na ito'y maging bagyo sa mga susunod na araw. Pinag-iingat naman ng health authority ang publiko sa mga posibleng sakit na maaring idulot ng pabago-bagong panahon. Mga respiratory tract infections, usong-uso ang sipon, lagnat, ubo, na karaniwan na nangyayari sa mga bata. Kasi nanghina yung immune system nila, kaya hindi nakapag-adjust agad ang katawan nila. So nangyayari, nagkakasakit. Ito ang ginagawa ng 26 anyos na si Lileth tuwing lalabas ng bahay, lalo't kung minsan ay kasama niya ang 4 na taong gulang na anak. Kaya po ito po madalas ko pong lagyan ng langis para maiwasan pong malamigan. Opo, vitamins. Saka po kumakain po ng mga prutas, gulay. Payo ng mga otoridad, bukod sa pagiging alerto sa lagay ng panahon, palagi rin magbaon ng tubig para maiwasan ang dehydration. Kasama si J. Arman Harris. Denise Abante, Balitang Southern, Tagalog.